sa palengking ito sa Quezon City. Paligsahan ng mga tindero at tindera para makascore ng maraming benta. Okay, hiling! Tagtad dito, tagtad doon. Benta rito, benta roon. Maghapon pang nakatayo. Kaya pagkatapos ng matinding labanan sa bentahan, madalas ang iniinda nila matinding pananakit ng katawan. Naku mga ate at kuya, awat muna. Alam niyo bang ang sakit ng iba't ibang parte ng katawan, pati na ng kasukasuan, hindi dapat pinababayaan. Dahil kapag ipinagwalang bahala, posible itong lumala. Dok! Dok! Totoo ba? Dok! Totoo ba? Kamay, braso, binti at halos buong katawan. Yan po ang puhunan ng mga kapuso nating tindero tindera sa palengke. Eh ang sakit nga ro ng katawan, buong pangangatawan ha, eh bahagi na daw ng kanilang pang-araw-araw. Kaya naman, ngayon pong umaga, meron tayong makakasama para iparating kay Doc ang mga tanong pangkalusugan ng ating mga tindero tindera. Introducing ang ating nurse ng bayan, on duty na for Pinoy MD. Good morning mga ka-PMD! Ako nga pala ang inyong nurse ng bayan, Nurse Abby, on duty! May mga tanong ba kayo para kay Doc? Don't worry! Dahil basta tanong pangkalusugan, may sagot agad si Doc dyan! Ang registered nurse at content creator na si Nurse Abby ang makakasama natin. Ngayon, sa Pinoy MD naman ang kanyang next duty. Andito tayo ngayon sa Commonwealth Market. Kamusta kaya ang kalusugan ng ating nagsisipagang tindero-tindera dito? Ngayon, nandito naman ako. Kasama ko si Ma'am Joy at nagtitinda siya ng napakasarap niyang palabok. Pagtapos nyo bang magtrabaho, may nararamdaman ba kayo? Oo po, meron naman. Pero sa araw-araw naman kasi namin dito, talagang meron na. Likod lang naman, saka tuhod, ganun. Siyempre, saka katayo, siguro. Dito sa likod, saka tuhod. Masakit talaga, o, dito. Mangalay yung kamay. Siyempre, mainit yung ano ko, siniserve ko. Pahilot lang ko. Sa anak ko lang, ma'am. Sakit sa buong katawan naman ang daing na tong si Ma'am Ira sa kanyang maghapong pagtatrabaho dito sa palengke. Bakit ma'am, kamusta ba? Anong nangyayari sa buong araw niyo dito sa palengke? Magtitinda po, magdi-display tapos labas-pasok po dito sa makitindaming daanan. Dito, likod. Likod. Oh, balakang. Ano pong mga ginagawa niyong paraan para maibsan yung sakit ng katawan? Naglalagay ng patchy. Anong mga nararamdaman natin? Sakit? Sakit sa mga buto-buto, kasukasuan, ganun sa talampakan. Aba, mukhang iisa ang daing ng ating mga kapusong tindera, ha? Pananakit at pangingirot ng katawan at kamay. Yan ang mga usual na mga dinadaing ng mga nagtatrabaho dito sa Commonwealth Market. Dahil sa maghapong pagtatrabaho. At bilang nurse, nararamdaman ko din yun. Dahil maghapon din kaming nagsaservisyo sa aming mga pasyente. At ang masasabi ko lang, ay, malala! Kaya naman ang tanong ng mga ka-PMD natin dito sa Commonwealth Market. Dok, totoo ba kapag sumasakit ang kasukasuan may rayuma na? Ang say dyan ni Dr. Hubert Ko, isang musculoskeletal pain specialist. Maraming klaseng musculoskeletal conditions ang pwedeng mag-cause ng pananakit ng leeg, likuran, kamay, or mga kasukasuhan. So let me categorize that into three different problems. Number one, meron tayong pananakit ng leeg na nagra-radiate, gumuguhit pababa dito sa braso at papunta sa mga kamay. Ito ang tinatawag natin na cervical radiculopathy. Sa likuran natin, meron tayong mga back pain na pwedeng mag-radiate down to your legs, papunta sa pigi. Itong tinatawag natin lumbar radiculopathy. Number two, pwede rin tayong may tinatawag na arthritis or rayuma. Ito ay mga sakit sa ating mga joints, mga kasukasuhan lamang. Now, this can be because of wear and tear, or this can be because of some other conditions such as gouty arthritis, rheumatoid arthritis, or yung mga lupus na tinatawag. Now last, meron tayong tinatawag na mga muscle strain or mga injury sa mga muscle at laman natin.
Ito yung tipong pag pinwersa natin ang isang muscle at nanakit po yung muscle na yun at that particular point in time, then itong tinatawag na muscle strain po. Sa mga hardworking nating mga tindero at tindera sa palengke, hinay-hinay lang. Dahil ang sobra-sobrang pagtatrabaho na walang break, pwedeng pagmula ng iba't ibang sakit. Pero don't worry, mayroon daw easy exercises para maiwasan ang sakit sa katawan. Ang unang stretch na pwede natin gawin ay ititilt natin yung ulo on one side using one hand. Tapos ilalagay po yung kabilang kamay dito sa kabila. Hahatakin lang po padahan-dahan. Bibilang po tayo ng 1 to 30 at gagawin natin to for 3 times. Number 2, pwede rin natin itilt yung ulo, i-rotate papunta on one side, tapos hahatakin po siya pababa gamit yung isang kamay at yung kabilang kamay ilalagay sa likuran. Bibilang po tayo ng 1 to 30, tapos gagawin natin to for 3 times. Number 3, pwede natin gamitin yung dalawang kamay, ilalagay siya sa taas ng ulo, hahatakin dahan-dahan pababa ang ulo, tapos magbibilang po tayo ng 1 to 30, gagawin lang po ito ng 3 times. Last, pwede nyo ilagay yung kamay sa chin area, hahatakin lang pataas, itutulak nyo pataas, bibilang tayo ng 1 to 30, tapos gagawin nyo po ito ng 3 times. Aba, easy peasy lang pala, ha? At dito nagtatapos ang duty natin dito sa Commonwealth Market, kung saan nagbigay tayo ng mga impormasyon, ng tips upang makaiwas sakit ng katawan ng mga kapusong tindero at tindera. Saan naman kaya tayo pupunta next, mga kapuso? I-comment below sa aming Pinoy MD social media page. Basta tandaan, kapag may tanong pang kalusugan, lapit na sa Nurse ng Bayan. Again, this is your Nurse ng Bayan, Nurse Abby, always on duty for Pinoy MD. Kita-kits!